Hello to everyone. This is RP Soundtrack and Mix. Ito po yung continuation ng Blackmagic 18 Mini Pro Part 2. So, ang didiscuss natin ay yung dashboard front panel. Okay. Mic 1, pwede mong mayroon siyang off at saka on. Yung mic 1, mayroon siyang volume, pataas and then bababa. Ganon din sa mic 2, off at saka yung on. Volume o yung sounds niya, tataas and then bababa. Ito, sa control ng mga video camera na nakapit dito, yung apat na tinid mo dito sa likod, dito sa HDMI input niya na apat na video camera, ito yung mga control niya: camera number 1, camera number 2, camera number 3, camera number 4. Ito saka ito pare-parehas lang po pero ito para sa camera number 4, para sa camera number 3, camera number 2, camera number 1. So, unahin natin dito, AFB reset. Itong AFB reset, kapag kasinilek mo ito, kunwari ito yung viewers, mga viewers mo sa Facebook o YouTube, ito yung naka on the air and then nakapindot ito at saka sinilek mo ito, ibig sabihin yung sounds dito automatic siya na nagmute at ito yung sounds ng ano ng video camera 2, yan po ang papasok sa viewers. Ganun din dito, kapag pinindot mo rin yan, ganun din ang mangyayari. Sinilek mo, mag-automatic na mag-off yung sounds, and then ito yung sounds niya papasok. So, pare-parehas lang dito. Pag binalikan mo yan, parehas din. Mawawala yung sounds niya, at ito yung sounds niya ito, yun ang papasok. So, paikot-ikot lang. Ito naman, ano, off. At saka on yung audio, yung sounds off at saka on. Depende yung ano, yung gusto mong ano setting o ano, pwede rin gamitin mo ta na ano, kunwari ito yung main video and then yung sounds, ito yung sounds na yung main video mo ay yun ang sounds na gagamitin mo. I-on lang ito. Tapos, kung gusto mo mag-slide dito, mayroon kang ipapakita na mga video, mag-slide ka, i-off lang ito, off. Para kung ano, in-slide mo ito, sinilek mo ito, yung sounds, ito pa rin. Ito pa rin yung sounds. Basta naka-off. Sinilek mo ito, yung sounds, ito pa rin. Sinilek mo ito, yung sounds, ito pa rin. Kaya, depende nga kung ano yung gusto mong mangyari. Pwede rin ano, lahat ito i-off mo. Off. Yung mga video mo na apat, wala nang sounds. Ito pwedeng gamitin mo sa mga, kunwari, nagde-demo ka o ano, yung picture, yung video camera ay pinapakita mo lang. I-on mo lang itong ano, itong mic 1, mic 2. Kung dalawang mic, pwede rin. Kung isa, di-off mo. I-on mo ito. And then nagsasalita ka, yung sounds na camera 'yun ang gumagana. Ito, ini-slide mo lang para may pakita mo lang yung gusto mong ipakita na video. Okay? Ito naman still kapag ka doon sa computer, mayroon kang kukunin na picture o mayroon kang external na hard disk. And then, kukunin mo yung picture niya. Idradrag mo lang dito sa media player niya. And then, kapag pinindot mo na yan, dahil naka-preview na kung ano, kung naka-pindot ito, naka-preview yan, pinindot mo yan, automatic,
na yung kinuha mo ng picture doon sa hard disk, yan ang makikita ng mga viewers mo sa Facebook o YouTube. Okay? Ito namang black na ito. Naka-preview na kasi eh. Pag nakaginamit mo na, naka-preview na. Kapag pinindot mo ito, mawawala doon sa preview. So, and then itong cut naman, yung ordinary na transition. Kunwari, ito, naka-view. Kinat mo. At ito yung sinilek mo. Yun, ordinary lang. Meron siyang effect sa mga transition dito sa dashboard niya. Pero doon sa ano, sa software control, mas marami po magagamit na effect doon sa software. Ang nakalagay dito lang sa dashboard, ito lang. Itong ang transition nito ay from left to right. Ito naman from top to bottom. Ito, mag-i-slide din pero iba yung ano, yung effect niya. Parang libro na gumaganon. And then mayroon siyang mix na effect, another effect, and then dip, another effect. Ito po yung ano, mga transition sa effect. So, ito naman 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, yung duration sa transition niya. Kunwari sinilek mo itong 0.5, eh di mas mabilis yung ano, yung transition, mas mabilis. Pag sinilek mo yung 2.2, mas mabagal. Ganon, ang transition niya, mas mabagal. So dito naman sa ano, sa record stop, kagaya ng sinabi ko na napakasimple lang, na basta mayroon nakapid na hard disk dito, simple, record stop. Record, stop. Ganun lang yan. Basta mayroon hard disk dito sa likod. Ito ay stream. On the air, off. On the air, off. Ito naman sa output. Yung linagay mo na display dito sa output. Output, HDMI output. Ito na po yan. So, kapag kapinindot mo yan, makikita mo yung buo na binibidyo ng camera number 1 direkta, buo na nakikita mo doon sa monitor display mo. So mamili ka lang kung anong gusto mong makita, number 2, number 3, number 4, ganun lang po yan. Itong multi view, kapag bumalik ka na gusto mong makita yung lahat na binibideo ito, yung screen ng ano, ng monitor mo, magpapakita yung mga kwadro-kwadrado doon, nakasulat video camera number 1, video camera number 2, lahat nakikita mo ito doon sa display monitor mo. Ito naman program, yung viewers mo sa Facebook, viewers mo sa YouTube. Ito yun, pag tinindot mo, nakikita mo yung buo din na kunwari, gusto mong i-confirm yung ano, yung pinapanooran yung mga ano, mga viewers mo. Pakikita mo buo doon sa monitor mo dito na inilagay mo. Pakikita mo. So, FTV naman, yung FTV, kunwari kung tapos na yung program, tapos na yung event, yung video camera na nakikita ng mga viewers, dahan-dahan siya mawala. Dahan-dahan siya o smooth. Smooth yung pag-disappear na yung video. Okay? Ito, nakalimutan ko pala. Ito, yung off at saka on sa picture in picture. Ito, top left, top right, bottom right, bottom left. Yan lang, picture in picture. Ito yung nakapid sa camera number 1. Pero pwede mong baguhin yung setting niya. Kung gusto mong gamitin ito, yung setting doon sa software control, babaguhin mo lang. Okay? Ito po yung dashboard niya. So, yun po yung simple explanation ng dashboard niya. Abangan po ninyo yung software control.
audio setting. Okay? Like and share, subscribe para lahat ng video testing mapapanood nyo. God bless you.